Magandang araw sa inyo mga kabayan. Ako nga po pala si Gian, isang caregiver dito sa Israel na naglalayong tumulong sa mga kababayan natin na nagnanais magtrabaho dito sa Israel. Ang pag-uusapan natin is ano nga ba yung sampu na paraan para maging isang effective na caregiver. So yan yung pag-uusapan natin. Intro muna. So, bakit natin itatakal tong topic na ito? Kung paano na yung maging caregiver, effective na maging isang caregiver? Unang-una sa lahat, kasi hindi lang naman basta sinabi na caregiver lang tayo. So, gaya ng iba mga profession dito, like yung mga nurses, yung mga doctors, meron silang mga duties na ginagawa dito. Okay? So, sa atin, meron din tayong nito, nakakaiba, something unique na dapat nating dalhin. Okay, bago tayo magtrabaho dito sa Israel. So, unang-una sa lahat is yung passion natin sa pagtatrabaho. Unang-una yung passion natin sa pagtatrabaho is hindi lang naman basta pera yung pinunta natin dito. So, syempre, kailangan natin magawa natin yung duties and responsibilities natin bilang isang caregiver. Bakit ko sinasabi to? Kasi unang-una sa lahat, naintindihan ko na madami sa inyo na nag-iing makapunta dito para makatulong sa pamilya, makatulungan yung sarili, makompensate natin yung mga pangangailangan natin. Pero duty muna yung pinaka-importante dito. Kasi paano natin mapupulfill yung mga ibang gawain kung hindi tayo ganon ka-passion sa pagtatrabaho natin. So yung pangalawa natin is kailangan maging compassion tayo. Compassion, kalakip nito ng pagiging isang passion. Isipin nyo, for example, yung employer nyo, pag nakarating kayo dito sa Israel, i-relate nyo yung sarili nyo. O subukan nyo pumasok doon sa sapatos ng employer nyo. Nakikita nyo silang nahirapan, in pain sila, o hindi sila makatulog, isipin nyo kung bakit, kung paano nyo sila matutulungan. Kung paano natin mapupulfill yung mga pangangailangan nila sa buhay. Kaya nga nandito tayo para i-provide yung mga kulang sa buhay nila. So, pangatlo natin is yung patience. Bago ako pumunta nandito sa Israel, lagi nilang sinasabi, kailangan mo ng manabang pasensya. Kailangan mo magbaon ng madaming pasensya. Tinatanong ko yung sarili ko, bakit? Unang-una sa lahat, kasi matanda yung aalaga natin dito. Minsan yung mga matatanda is, minsan nagiging uncooperative sila, tsaka meron yung mga hard times sila na naranasan natin. Hindi lang sila, so syempre tayo din. So, yung pagiging makulit nila, like yung tayo sila ng tayo, o kaya minsan yung paulit-ulit yung mga sinasabi nila, mga ganyan. Doon pa lang kailangan natin pakita natin yung mabang pasensya natin. Kasi the more na mahaba yung pasensya natin, the more na magiging effective na caregiver tayo. Okay, so yun yung isa sa pinaka-importante. And yung pang-apat natin is yung flexibility. Flexibility ibig sabihin sa every kind ng situation. For example, yung amo mo gusto lumabas, gusto magpa-araw. O kaya sa taglamig, ganyan, hindi sila... naliligo, mga ganyan, di ba? Yung kumbaga, sa mga ganyan na paraan, maging flexible tayo, maging handa tayo, kasi hindi natin masabi kung ano yung mga gusto nila. So, nandito tayo para i-fulfill nga yung mga gusto nila, para matulungan natin sila kasama tayo. Okay? So, yung panglima natin is yung attentiveness natin. So, dapat ready tayo lagi sa physical tsaka emotional. So, bakit ko sinasabi yung pagiging attentive natin? Unang-una sa lahat, kasi dito sa Israel, hindi natin masabi, lahat ng trabaho hindi perfect. Okay, so kailangan dito maging attentive tayo. Bakit? Kasi mga employer natin, like for example, meron yung may mga dementia. Di ba? Yung mga dementia, yung kaya may mga Alzheimer's, madalas yan, mga tumatakas sa mga bahayan. So, kapag napabayaan kasi natin nito, so syempre sa atin may ipuput yung blame dahil tayo nga yung tumitingin sa matanda. And then, hindi lang naman sa mga ganong cases. So, syempre, yung pagiging attentive natin, like for example, may emergency, di ba, natutulog ikaw, tapos yung employer mo tawag ng tawag sa emergency na pala, nalaglag na pala siya sa kama. So, may mga ganun na bagay, dapat maging aware tayo sa mga ganun. Okay, yung pang-anim natin is yung trustworthiness. So, kaya hinire tayo ng pamilya ng employer natin. Unang-una sa lahat, kasi doon pa lang nagbi-build na tayo ng relationship sa kanila. Doon pa lang pinuput up na nila yung trust nila sa iyo. Unang-una sa lahat, hindi lang basta caregiver, syempre bilang isang part ng family nila.
So yung trustworthiness natin yon is doon pa lang ano kina-count ka na nila. Ibig sabihin lahat ng ano lahat ng mga kailangan sa bahay, lahat ng mga importanteng gamit sa mga bahay, for example lang ito is kunwari nawala, 'di ba? Mahirap naman yung mapagbibintangan tayo na tayo nagnakaw. So syempre, nandito tayo sa ibang bansa, hindi maiiwasan na mag-iisip yung mga pamilya ng employer o kayong employer na baka meron tayong ginagawang kababalaghan, 'di ba? So yung mga ano number one diyan yung pagnanakaw, number two diyan yung ano yung ginagawa nating ano ginagawa nating kakaiba yung mga movements natin dito, 'di ba? So dapat ano pakita natin, ibigin na natin kaagad yung ano yung best natin para ma-gain natin yung tiwala nila para sa atin. Kasi the more na nagtitiwala sila, the more na mas magiging maganda yung relationship natin sa pamilya o kaya sa employer natin. So number 7 natin is yung professionalism. So bakit ko sinasabi yung professionalism dito bilang isang caregiver? Unang-una sa lahat, madami sa ating mga Pilipino, alam ko naman na ano na kapag may mga problema tayo sa buhay natin, yung mga personal issues natin, may problema tayo sa boyfriend, girlfriend natin, sa misis o sa mister natin, 'di ba? Minsan nadadala tayo yung emotions natin, minsan kunwari nag-away kayo ng asawa mo. Tapos itong employer mo nag-away din kayo. Sumabay pa siya tapos bigla mong binaling sa kanya yung galit mo. Dumating sa point na namura mo siya, sinigawan mo siya, and worst case scenario baka sinaktan mo pa siya dahil lang sa sarili mong problema. So dapat 'yun guys, tanggalin natin 'yun sa sistema natin. Pag may problema tayo, sa atin lang 'yun. And kapag may problema dito sa bahay, kailangan 'yun yung re-resolve natin. Ibang usapan na 'yun. Okay? So yun yung mga importante, no. So sa pangwalo natin yung communication skills. So bakit communication skills? Dito kasi sa Israel, napaka-importante na dapat marunong tayo mag-Hebrew. Doon lang ako nalungkot kasi hindi ako masyado marunong mag-Hebrew. And bakit ko sinasabi yung communication skills? Kasi meron minsan yung mga ibang employer, hindi talaga marunong mag-English. Secondary lang kasi yung English dito. So, edge nyo na kasi yun kapag natuto kayo mag-Hebrew, no? Pag marunong kayo magsalita ng Hebrew. So, secondary nga yung English. So, hindi lang naman yun yung communication skills. So, in terms sa body language pa lang, pag nakita nyo naman na may pangangailangan yung employer natin, no? Kaya meron siyang sinisignal na dapat mong gawin na hindi nagsasalita. Kasi may mga cases na may mga employer na hindi nagsasalita. Dapat alam nyo na kaagad kung ano yung mga needs nila, ano yung mga dapat gawin dun. So, syempre, darating tayo sa pag-a-adjust. Importante yan. Alam ko, naintindihan ko yan. Dahil galing din ako dyan, nag-a-adjust. Pero, lagi nating i-keep in mind na, ano, na maging aware tayo sa mga ganito, sa communication skills natin. So, the more na magiging effective tayo sa communication skills, the more na mas magiging maganda yung relationship natin sa employer natin. So, number 9 is physically fit. So, hindi, alam ko naman na hindi tayo pumunta dito kapag hindi tayo makakapunta dito kapag hindi tayo physically fit. Bakit nire-require ito sa pagiging isang caregiver? So, syempre, hindi tayo pumunta dito para mahigalang. Pumunta tayo dito para gamitin yung katawan natin at para tulungan yung employer natin. Dahil unang-una sa lahat, yung iba, mga employer natin dito is independent na sila. O kaya, meron yung mga independent, meron yung mga dependent. So, bakit sinasabi natin to? Yung mga hindi na kaya yung katawan nila nabuhatin. Hindi na nila kaya yung katawan nila tumayo. Hindi na nila kayang maligo, mga ganyan, di ba? So, syempre tayong gagawa. Moron, buhat dito. Moron, physical tayo dito. So, physically fit. So, syempre, paano natin mapagandaan yan? Let's say, nakapunta na kayo dito sa Israel. Binigyan tayo ng insurance. Huwag na huwag niyong sasayangin and never miss the opportunity na pumunta sa clinic. Kasi unang-una sa lahat, importante din yung health natin dito. So, paano natin maalagaan yung mga employer natin kung hindi tayo healthy? Di ba? Yun yung sa pagiging isang physically fit. And sa lastly, yung number 10, syempre, hindi natin mapupulfill lahat itong mga quality na meron tayo kung hindi tayo dedicated sa trabaho natin. Hindi tayo dedicated sa trabaho natin, ginagawa lang natin to for the sake of money. Well, hindi tayo magiging effective talaga
sa lahat-lahat. So, dapat dito ilalaan natin yung buong puso natin ng pagtatrabaho natin. Kung ano yung pagtatrato natin sa mga magulang natin na mabuti, gawin natin yan dito sa mga employers natin. Kasi unang-una sa lahat, yung pagiging caregiver ay hindi madaling trabaho. Alam ko, mabigat. Alam ko, nagpupunas tayo dito ng pet ng mga employers just for the sake of the dollars. Pero unang-una sa lahat, lagi nating iisipin, mahalin na lang natin yung trabaho natin. Bigay natin yung best natin, 100% best natin. Dahil alam ko, ang mga Pilipino is sobrang competent. And to give you the numbers kung ilan yung mga Pilipino dito, napakadama compare sa ibang lahi. Bakit? Kasi unang-una sa lahat, gustong-gusto tayo ng mga Israeli pagdating sa mga ganitong bagay. Marunong tayo sa lahat. And very, tayo, professional tsaka competent tayo. So, never miss this opportunity. Kung bago ka dito, please don't forget to click like, subscribe, and share my video. Marami pa tayong pag-uusapan hanggang sa muli. Sige, ulit, isang caregiver dito sa Israel. Maraming salamat and God bless you all. Bye-bye.